97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung marami ang nag-aasam ng anak ay meron ding iilan na hindi pa handang maging magulang. Kaya nga nakakapagdesisyon sila ng padalos-dalos at pagdating ng panahon, gusto nila yung pagsisisihan. Ganyan ang eksaktong kapalaran ni Elena, ang ating kabarangay ngayong Sabado, at naisin man niyang ibalik ang kahapon. Hinding-hindi na yon mangyayari, at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsisi. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. 37 years old, taga Rizal at isang mananahe. Nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko kung saan nagtatahi kami at nagbebenta ng mga damit pambahay, pambata, shorts, kurtina at mga punda ng unan. May pwesto rin po kami sa Tagaytay, Tiangge at online seller sa isang shopping platform. Bukod sa pananahe ay inaalagaan at binabantayan ko rin ang mga anak ng kapatid ko, lalo kapag nasa Tiangge sila para magtinda. Close po kasi kami ng mga pamangkin ko at parang nanay na rin ang turing nila sa akin. Masaya naman po ako kapag inaasikaso sila. Papa Dudut, thankful po kami sa mga blessings namin ngayon dahil kahit may pandemya ay unti-unti na po kaming nakakaraos sa araw-araw. Noong maliliit kasi kami ay sobrang hirap ng buhay. Nasa Tondo pa kami noon nakatira at napadpad na lamang sa Rizal dahil taga rito ang mga kamag-anak ni tatay. Kaya masasabi kong dito na rin ako nagkaisip. Namasukan bilang tindera ng isda at gulay si nanay sa isang talibapa sa bayan ng Angono, samantalang tubero at karpentero naman ang hanap buhay ni tatay. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Siyempre lahat ng magulang walang gusto kundi ang makapagtapos ang mga anak nila sa pag-aaral. Yun din ang pangarap sa amin ni nanay at tatay, Papa Dudut. Kaya ginagawa nilang lahat para maigapang lamang ang pang-araw-araw na baon at gastusin namin sa school. Lagi rin nilang pinapaalala sa amin na unahing makapagtapos bago mag-asawa. Simula bata ako ay tumatak sa akin ang bili na yon ng mga magulang namin. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan kong entertain yung mga batang lalaki na nakikipagkaibigan sa akin. Wala po ako naging boyfriend mula elementary hanggang high school, kaya tuwang-tuwa si nanay at tatay sa akin. Lagi nila akong binibida sa mga kumari at kumpare nila na mabait at masunuring anak daw ako. At hindi raw sila makapaghintay na makagraduate ako sa college nang sa wakas ay magkaroon na ng profesional sa pamilya namin. Hanggang sa tumungtong ako sa 19 na taong gulang. Tanda ko nasa second year college ako sa kursong education nang makilala ko si Dexter. Dati siyang tourism student pero nag-transfer sa course namin. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Bali 22 years old na po siya that time. Mabait po si Dexter at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At makaraan ng ilang buwan, lumalim po ang aming pagkakaibigan. Thank you.
nasaan? Eh, hindi mo nga ako kinausap kanina sa klase natin eh. Parang wala lang ako sa'yo. Wala lang talaga ako sa mood. Kilala mo naman ako pag bad trip, di ba? Yun lang yun. Yun nga ang hindi ko mag-gets. Bakit ka bad trip? Kanino ka bad trip? Ay nako, ba't ba ang dami mong tanong? Ay, gusto mo talagang malaman? Malamang tinatanong ko nga, di ba? Sa'yo, sa'yo ako bad trip. At bakit naman? Ano bang ginawa ko para mainis ka ng ganyan sa'kin? Ah, kaya ka ba nagkakaganyan kasi nabuntis mo ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Machismis pa tayo. Ano kung i-chismis nila? Totoo naman na buntis ako at ikaw ang ama. Siraulo ka talaga. Sigurado ka bang buntis ka? Mamaya niluloko mo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi magandang biro yan ha. At bakit naman ako magbibiro, Dexter? Oo, buntis ako. Oh, ayan. Tingnan mo ang resulta ng pregnancy test ko. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ako! Buisit namang buhay to. Patay ako nito kay nanay at tatay. Hindi nga nila alam na may boyfriend ako tapos ngayon magkakaapo na sila. Aba, akala mo ikaw lang ang patay sa mga magulang? Ako rin! Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit parang mas ikaw pa tong takot at nag-aalala? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagdadala sa anak natin dito sa tiyan ko. Sabing hinaan mo yung boses mo eh. Para sabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Yung pagbubuntis mo, hindi dapat nangyari yan. Kasi hindi pa ako handang maging tatay. May mga pangarap pa ako sa buhay. Wala pa akong planong bumuo ng pamilya. Ang kapal na mukha mong sabihin yan, Dexter. Mangilabot ka nga! Tao ka pa ba? Nabuntis lang ako, naging demonyo ka na! I'm sorry, okay? Pero nagpapakatotoo lang ako. Saka alam ko, ramdam ko, ganun ka rin. Diba, sabi mo patay ka kapag nalaman ng parents mo magkakababy na tayo? Ibig sabihin, hindi pa talaga buhay ang loob mo na magkaanak tayo. Kasi nag-aaral pa tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. Anong gusto mong gawin ko? Nandito na sa tiyan ko ang anak natin! Ilang araw pa lang naman yan. Pwede mo pang alisin yan sa sistema mo. Gusto mong ipalaglag ko ang baby natin? Oo! Napapaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero baka matuluyan na ako kapag pinanganak mo ang batang yan. Intindihin mo kasing mabuti ang sinasabi ko. Please lang. Pareho pa tayong hindi handa na maging magulang. Kaya bakit natin ipipilit na buhayin ang batang yan kung magiging miserable lang siya pag pinanganak mo? Mahal, makinig ka naman sa akin oh. Di ba may tiwala ka naman sa akin? Meron, pero natatakot ako, Dexter. Di ba masama yun? Masama na ipalaglag ang baby kasi parang pinatay mo na rin siya. Wala pa namang masyadong muwang sa mundo yung baby sa tiyan mo. Baka nga dugo pa lang yan eh. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Makikita mo. Mas magiging okay tayo pag nawala ang anak natin. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakasundo namin ni Dexter na ipalaglag ang baby namin. Pero pareho po kaming lito at desperado ng panahon na yon. Siyempre masakit din sa akin yung reaksyon niya, na hindi siya masaya at hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging tatay at padre di pamilya sa aming baby. Aaminin ko na para akong pinagsakloba ng langit at lupa dahil pinamukha niya sa amin ang magiging anak niya, na malaking pagkakamali yung nangyari sa aming dalawa. Naging kami po ni Dexter, Papa Dudut, pero sekreto lamang po yun, lalo sa parents namin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lang po namin at nag-promise naman sila na hindi ipagkakalat. Fast forward. Dahil sa aming kapusukan ay may nangyari sa amin at nagbunga po yun. Ang totoo ay hindi pa rin po talaga ako handa na maging magulang dahil meron pa akong pangarap na makapagtapos ng college. Maging lisensyadong guro at makapagturo. Hindi ko po yun matutupad kung meron akong anak na aalagaan. Kaya natuloy po ang pagpapalaglag ko sa baby namin ni Dexter
sa tulong ng kakilala ng isang kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik po sa dati ang relasyon namin ni Dexter na parang walang nangyari. Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-decide kaming alisin sa tiyan ko ang anak namin ay napansin ko na biglang nanlamig ang relasyon namin ni Dexter. Yun naman pala ay meron po siyang nilalanding babae na isang HRM student. Siyempre may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. May nakapagtimbre sa akin na kakilala ko sa course na yon. Na napapansin nilang may katext lagi ang naturang babae at hindi nagtagal ay nalaman nila kung sino ang lalaking kalandian nito. Walang iba kundi si Dexter na boyfriend ko. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudu, dahil kahit sekreto lamang ang pagiging mag-on namin ni Dexter. Still, kami pa rin po ang magkarelasyon. Galit na galit ko siyang kinumpronta ng araw na yon. Bakit mo ginawa yun, Elena? Ang kapal naman ang mukha mo tanungin kung bakit kita sinampal! Alam mo! Aray! Tutuusin, ano ba? Kulang pa nga yan! Dapat sa'yo sinasaktan ang gusto! Napakasama mo! Pwede ba? Tigilan mo na ang kasasampal sa akin? Ano ba kasing ginawa ko? Nagbababae ka! Yan ang ginagawa mong animal ka! Akala mo ba bobo ako? Tanga? Inosente? Akala mo yata ganong klaseng babae ako eh, pwes nagkakamali ka! Huling-huli ka na! May ebidensya ako rito ng mga pictures nyo na palihim na nag-uusap kapag di tayo magkasama! Aminin mo na kasi, niloloko mo akong lintik ka! Okay, sige! Inaamin ko! Napakasama mo, Dexter! Napakademonyo mo! Elena, ano ba? Kung mag-eskandalo ka ng ganyan, baka patulan na talaga kita! Mahiya ka nga! Mamaya may makarinig pa sa atin tapos isipin nag-aaway tayo! Aba, bakit? Mukha ba tayo nagkakasiyahan dito ngayon? Tsaka teka nga, bakit parang ang yabang mo pa dyan? Inamin mo na nga na nambababae ka pero parang ang dating normal lang yun sa'yo? Paano naman kasing hindi ako titingin sa iba? Ganyan ang ugali mo! Habang tumatagal, nakakabwisit ka na, alam mo ba yon? Ang dali mo magselos! Lahat na lang pinagseselosan mo. Barkada ko, classmates natin. Tapos nasasakal na rin ako sa relasyon nating dalawa. Masyado kang emosyonal at kulang sa atensyon. Ano bang palagay mo sa akin? Yaya mo? Magulang mo? Hindi naman, di ba? May sarili akong buhay tapos gusto mo lagi kang nakikisawsaw. Ano? Bawiin mong sinabi mong yan kasi nakakasakit ka na! Marunong ka palang masaktan? Kasi kani-kanina lang, ikaw yung nananakit eh. Tinan mo nga itong mga hampas at palo mo sa akin. Bakat pa sa braso ko yung kamay mo. Tapos ito oh, yung mukha ko. Sigurado akong pulang-pula na sa sampal mong gaga ka. Ano nalang sasabihin ko sa parents ko pag nagtanong sila kung na paano to? Hindi ko naman yan gagawin sa'yo kung naging matinu ka lang sana. At hindi ka nang bababae. Tigilan mo na nga ang paninisi sa akin. Saka hindi ako mambababae kung hindi ka aastang baliw at sira ulo dyan. Hindi mo ako pag-aari. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na sa'yo, kasi nakakasawa at nakakaumay ka. Dexter naman! Huwag mo namang sabihin yun! Huwag mo akong iwan at huwag mo ako ipagpalit sa iba! Hindi ko kasi kaya kapag nangyari yun, please lang! Ang gusto ko lang naman, ako lang! Ayoko nang may kahati sa'yo kasi sakit ka lang dapat! Baliw! Sira ulo! Sinabi hindi mo ako pag-aari, lintik ka! Mabuti pa, dyan ka na! Alis na ako at huwag kang susunod sa akin! Nakakabwisit yung pagmumukha mo! Dexter! Please, wag ka umalis! Wag mo akong iwan! Yung masama na ang loob ko kay Dexter lalo pong sumama pagkatapos ng pagtatalo naming yon, Papa Dudut. Sa isip ko sa aming dalawa ako at wala nang iba ang mas may karapatang magalit at maghinanakit dahil sa katarantaduhan niya. Pero bakit parang ang ending ay kasalanan ko kasi masyado akong clingy sa kanya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Alam ko, Papa Dudut, na excuses lang niya
ang mga bagay na yon para mapagtakpan ang kasalanan niya. At siya ang lumabas na biktima sa aming dalawa. Kaya galit na galit po ako sa kanya ng panahon na yon. At kulang na lang ay isumpa ko siya, Papa Dudut. Ilang araw din po kaming hindi nagpansina ni Dexter at mas mahirap yon sa parte ko dahil magkaklase kami. Tingin ko nga ay ako lang ang affected dahil mukhang ayos lamang siya. Nagagawa pa nga niyang makipagtawanan sa iba naming kaklase at sumama sa mga gimmick o inuman ng mga ito after class. Mahal na mahal ko po si Dexter, Papa Dudut. Tawagin niyo na po akong tanga, martir o himang. Pero may pagka-hopeless romantic kasi akong tao. Siya rin kasi ang first love ko at first boyfriend ko kaya gusto kong siya na rin ang mapangasawa ko. Kaya kahit may kasalanan siya sa akin at sa relasyon namin ay nagbulag-bulagan po ako sa mga kalokohan niya kahit harap-harapan na po ang pakikipaglandian niya sa ibang babae. May punto po na nagmanikluhod ako sa kanya. Para piliin lamang niya ako kaso sa huli, iniwalayan pa rin niya ako. Hindi ko po kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Daig ko pa ang sinaksak ng libu-libong patalim sa dibdib, sa braso, sa binti at sa katawan, pero buhay pa rin ako at nasasaktan. Hindi po ako kaagad nakapag-move on lalo na nang mag-drop out si Dexter sa pag-aaral. At nawala na lang bigla. Ang resulta, nawalan po ako ng gana. Tumigil na lamang ako sa pagpasok sa klase namin at hindi ko na natupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. Papa Dudut, disappointed po kasi sa akin ng parents namin at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nila nang mag-decide akong tumigil na ng tuluyan sa pag-aaral. Nahihirapan po kasi akong mag-concentrate sa klase namin at para bang gusto ko na lamang magkulong sa bahay namin at magmukmok. Siyempre, palaisipan sa pamilya ko ang pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Akala pa nga ni nanay ay may sakit ako. Kaya nangutang pa siya sa amo niya ng pera. Mapa-check up lamang ako sa doktor. Pero normal po ang mga medical test result ko. Kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin dahil magiging okay din ako. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide po ako na tigilan na ang pagmumukmuko. Pero imbes na bumalik ang gana ko sa pag-aaral ay naisipan ko maghanap ng mapapasukang trabaho para makatulong sa mga magulang namin. Nag-apply po ako sa mga convenience store at swerteng natanggap ako bilang cashier. Tapos ay nagtrabaho din po ako sa fast food bilang all-around crew. Hindi nagtagal ay niyaya po ako ng isang agent na nagre-recruit ng panahon na yon sa fast food ng isang mall kung saan ay nakatambay lang naman ako at naghihintay sa kaibigan ko. Bale, sinama niya ako sa grupo ng mga ino-orient nila para maging call center agent. At dahil kahit papaano, tiwala naman ako sa English at pronunciation ko ay sinubukan ko. Tapos nakapasa po ako at nag-start na mag-training. Nang maging regular po ako at sumisweldo na ng mataas kesa sa dati kong trabaho, nakatulong na po ako sa mga gastusin namin sa bahay at pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kahit papaano ay naging proud po ako sa sarili ko dahil nakikita kong nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. Isa't kalahating taon na po ako noon bilang call center agent ng Maglaro ang Tadhana. Kung kailan kasi tuluyan na ako naka-move on kay Dexter na first love and first boyfriend ko, ay saka naman biglang nag-cruise ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Elena? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ayos lang. Ito, working as call center agent. Diyan lang office namin sa malapit. Naisipan ko lang bumili ng kape bago mag-start shift ko. Ah, ganun ba?
Sandali, nagkakape ka na pala ngayon? Oo, nakakailang cups nga ako nito araw-araw. Nakaka-addy kasi. Nako, hinay-hinay lang sa pag-inom ng kape ha. Masama rin yan sa kalusugan kapag napasobra. Alam ko naman yun. Hindi ko lang din maiwasan dahil kailangan lagi akong gising sa trabaho ko. Kapag hindi ako nakakapagkape, daig ko pa yung sabog at lutang. Ganun? ayos lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Nagmamadali ka ba? Ang totoo, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo kasi bigla ako nawala after ng breakup natin. Alam kong masakit sa'yo na naghiwalay tayo tapos iniwan pa kita. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko nun. Kaya bigla ako nag-decide na tumigil sa pag-aaral at sumama sa tito ko papunta sa Cebu. Pinasok niya ako ng trabaho doon. Doon na rin ako tumira ng ilang taon. Elena, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Aaminin ko masama ang loob ko kasi sinaktan mo ako ng sobra-sobra noon. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo para sa huli. Iwan mo ako at hindi piliin. Ikaw ang first love ko, first boyfriend. Kaya normal na masaktan ako ng husto at mahirapang makamove on. Siguro, tinanggap ko na lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa at merong nakalaan sa ating iba. Teka, maiba ako. May asawa ka na ba? Mga anak? Wala. Wala akong anak at mas lalong wala akong asawa. Sinubukan kong manligaw. Nagka-girlfriend naman ako pero iba ka pa rin, Elena. Sobrang ibang-iba yung relasyon natin at hindi ko yun mahanap sa mga babaeng nakasama ko. Alam ko lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. At sa maniwala ka o hindi, pinagsisihan ko yun ng gusto. Kung maibabalik ko lang kahapon, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwanan. Kaso wala eh. Nagpakagago ako. Imposibleng matama ko pa yung mga maling nagawa ko. Mga bata pa tayo noon kumpara sa edad natin ngayon. Siguro mas nag-mature na tayo. Tsaka pinatawad na kita, Dexter. Hindi ko man maintindihan yung mga dahilan mo noon kung bakit mo yun nagawa. Hinayaan ko na lang na tulungan ako ng panahon na maghilom. Tapos sino mag-aakala na magkikita tayo ulit, di ba? Napaka mapaglaro ng kapalaran. Oo nga eh. Pero naniniwala ako na may dahilan ng pagkikita nating to. Pero ikaw ba? Meron ka na bang asawa o kahit man lang boyfriend? Wala akong asawa. Wala rin ako mga anak. At mas lalong wala akong boyfriend ngayon. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na first love never dies? Ako kasi ay oo. At napatunayan ko yon nang magkita ulit kami ni Dexter sa isang convenience store bago ako mag-duty sa trabaho. Natatandaan ko na nakikrave ako noon ng kape kaya naisipan kong bumili. Tapos yun na nga, nakita ko siya at sobrang nakakamangha na parang ewan yung pakiramdam nang magkumustahan na kami. Nandun yung pagkailang syempre. Pero dahil merong kaming pinagsamahan ay unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Nang makapag-share kami ng buhay namin at mga nangyari after our breakup, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Kasi kahit papaano ay nagkaroon kami ng closure. Pero ang akala kong muli at huli naming pagkikita ay scam pala. Dahil bago kami naghiwalay ay hiningi ni Dexter ang bagong number ko. Nung una ay nag-alangan ako pero sa huli ay nangibabaw pa rin yung kagustuhan ko na makipag-reconnect sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nagsimula kami mag-text at chat ni Dexter, Papa Dudut. Aaminin ko na para kaming bumalik sa unang beses na nagkakilala kami kung saan bago sa amin ang isa't isa. Nakakatuwa at nakakakilig lang sa pakiramdam. Tulad noon, mabilis lang din kaming nagka-developan ni Dexter, Papa Dudut. At hindi nga nagtagal ay umamin siya na may nararamdaman siya para sa akin. Kabado, lito at excited po ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Parang sinisilihan ng puwit ko kasi hindi ako mapakali.
ang bilis at ang lakas ng tibok ng puso ko na para bang bumalik ako sa pagiging teenager. Ewan ko, Papa Dudut, pero iba yung hatak ni Dexter sa akin. At bagaman natatakot na ulit akong masaktan, kaya pinipigilan ko ang puso ko na mahulog sa iba. Hinayaan ko po ang sarili kong mahalin ulit ang unang lalaking minahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, by hook o by crook. Aaminin ko ulit kay Dexter na gusto ko pa rin siya. At nangyari yon, nangyayain niya akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Elena, thank you ah. Thank you saan? Sa pagpayag mong lumabas kasama ko. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, hindi kasi ako sigurado kung, alam mo na, kung pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Ano ba to? Ang totoo kasi niyan, may feelings pa rin ako sa'yo. Tulad ng sinabi ko nung nagkita ulit tayo, iba ka sa lahat. At hindi ko mahanap sa iba yung katulad ng relasyon natin dati. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ngayon na nagkita ulit tayo, parehong single at walang commitment, tapos pumayag ka rin makipag-date sa akin eh. Ayoko nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos para bumawi sa'yo at itama ang mga mali ko. Sana hindi ka masyadong nabigla sa mga sinabi ko, Elena. Ano ka ba? Ayos lang. Actually, hindi lang ikaw ang may gustong aminin. Ako rin. May aaminin ka rin? Ano yun? Nakikinig ako. Ikaw rin kasi, malakas pa rin ang impact mo sa akin. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Nung naghiwalay tayo, ginawa ko talaga lahat para kalimutan ka. May mga nanligaw sa akin, oo, pero hindi pa rin kita mapakawalan sa puso ko. Siguro nga kinukumbinsi ko lang ang sarili ko na nakamove on na ako sa'yo, na nakamove on na ako sa relasyon natin, kahit hindi naman talaga. Masaya ako nung nagkita ulit tayo. Kabado rin siyempre kasi hindi pa ako ready na marinig mula sa'yo na pamilyado ka ng tao. Pero matapos mong sabihin na wala pang ibang babaeng nakahihigit sa akin dyan sa puso mo, umasa ako na baka may chance pa tayo, Dexter. Tingnan mo nga naman oh. Nakakatuwang isipin na sinadya talaga na magkita tayo ngayon para bumawi sa isa't isa. Pangako, Elena, magiging mas mabuting boyfriend ako. Ngayon na tama na ang panahon para sa ating dalawa. Walang araw na hindi ko ipagsisigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Yun eh, kung hahayaan mo akong ligawan kita. Ano, payag ka? Walang problema. Pumapayag ako. Basta promise mo sa akin na hinding-hindi mo na ako sasaktan katulad dati. Kasi kahit paano may takot pa rin sa puso ko. Pero syempre mas nananaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Mahal din kita, Elena. Sobrang mahal. Pangako, magiging good boy na ako. Araw-araw kitang uunahin. Tiwala na akong mas magagawa at mapapatunayan ko na yun ngayon. Kasi nasa tamang edad na ako. Di hamak na mas mature na ako mag-isip kaysa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. At salamat pala sa pagkakataon. Huwag ka nang mag-thank you. Reserve mo na lang yan pag sinagot na kita. Ang tanong, sasagutin nga ba kita? Teka, di ba mutual na yung feelings natin? Oo, pero depende pa rin yun sa panliligaw mo. Naisip ko kasi baka magbago pa ang isip ko kaya dapat galingan mo. Matagal na yata akong magaling. Alam mo yan. Oo, at mayabang din. Kumain na nga tayo bago pa lumamig itong mga pagkain. The best daw ang steak nila rito. Oh, heto, tikman mo. Susubuan kita. Kung noon ay tinatago namin sa mga magulang namin ang relasyon naming dalawa, nang ligawan at sagutin ko po si Dexter ay ginawa ko na yung bagay na hindi ko nagawa noon. Yon ay ang ipakilala siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kina nanay at tatay. Kabado po kaming pareho nang dalhin ko siya sa bahay namin pero naging maayos naman ang pagkikita nila ng parents ko at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ko.
Malaking bagay po yun sa amin dahil mas maluwag ang kahit na anong relasyon kapag tanggap kayo ng mga magulang ninyo. Hindi nagtagal ako naman po ang ipinakilala ni Dexter sa parents and family niya. Naging okay rin po ang lahat sa dulo kaya tuwang-tuwa kaming dalawa, Papa Dudut. Wala na po akong mahihiling sa may kapal dahil muli niya kaming pinagtagpo ni Dexter at pinagsama bilang magkasintahan. Malungkot man at masakit yung paghihiwalay namin noong araw, naniniwala po kami na paraan lamang yon ng tadhana para ihanda kami sa panibagong buhay na haharapin namin. Ang tinutukoy ko po ay yung noong nag-decide kami ni Dexter na mag-live-in na at bumuo ng pamilya. Payag din naman po ang mga parents namin dahil pareho na kaming nasa tamang edad at may trabaho. Kaya na naming buhayin ang magiging anak namin, Papa Dudut. Kaya naman malakas ang loob namin. Walang pagsidlan yung kaligayahan ko sa puso ko matapos naming tumira sa isang bubong. Nangako si Dexter na balang araw, pakakasalan niya ako. Kaya naman pinanghawakan ko yon, Papa Dudut. Pero that time ay hindi po namin priority ang wedding dahil gusto na po naming magkaanak. Papa Dudut, dream come true po ang pagsasama namin ni Dexter sa iisang bubong at pangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Siyempre, umiedad na kami at kailangan na naming maghabol para naman hindi kami mapag-iwanan sa biyahe. Karamihan kasi sa mga common friends namin ay may mga anak na. Oo, nandun yung inggit kaya nga ang magka-baby ang priority namin that time. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na ang panahon at pagkakataon kung saan ay pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya simula noon ay ginabi-gabi po namin ni Dexter ang pagsisiping, Papa Dudut. Umaasa po kasi kami na makakabuo kami kaagad kapag ginawa namin yon. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa rin nabubuo sa sinapupunan ko, Papa Dudut. May punto na pareho na kaming frustrated ni Dexter dahil consistent naman ang sex namin. Tapos pareho rin kaming healthy and capable. Alam ko yon dahil yon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Regular din kasi ang menstruation ko kaya dapat mas malaki yung chance na mabuntis ako. Pero lagi pong negative ang resulta ng pregnancy test kaya nalungkot kami ng husto. May isang beses na na-delay ako sa menstruation ko at akala namin ay buntis na ako. Deep inside ay nagsa-celebrate na kami ni Dexter dahil umaasa kaming sa wakas ay dininig na ng Diyos ang matagal naming panalangin sa Kanya. Pero pagkaraan ng dalawang araw, niregla po ako, Papa Dudut. Kaya ganoon na lamang ang disappointment namin ni Dexter. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa rin po namin kahit paulit-ulit na kaming nabibigo. Ganon naman talaga ang buhay. Walang mangyayari kung magmumukmuk lamang kami sa sulok at hindi magpapatuloy, Papa Dudut. Ay, negative na naman. Ano ba yan? Oh, mahal. Ang aga-aga, bakit parang nakasimangot ka? Sino bang hindi sisimangot? Negative na naman ang result ng PT ko, mahal. Tingnan mo, pangatlong beses ko na yan ngayong araw. Mahal, huwag ka naman stress. Ikaw din ang mahihirapan kapag inisip mo pa ng gusto. Paanong hindi ako mas-stress? Ang tagal na kasi nating sinusubukan. Kaso wala pa rin. Bakit yung ibang kakilala kong babae, isang beses pa lang may nangyari sa kanila ng mga partner nila pero buntis na agad sila? Bakit tayo? Hindi ko rin alam pero baka hindi pa talaga binibigay sa atin. Alam mo, malapit na akong maniwala na karma natin to kasi pinalaglag natin ang unang baby natin noon, mahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman. At bakit bigla mo namang naisip yan? Pareho naman natin ginusto na ipalaglag ang baby natin noon ah. Kasi hindi pa tayo handang maging magulang. Wala pa tayong kakayahan noon. Di tulad ngayon. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dahil naririnig kita at naiintindihan ko ang point mo. Ang akin lang kasi, naniniwala pa rin naman ako sa karma. At paano kung ito na yun, di ba? Kaya hirap tayo makabuo dahil nga kinakarma na tayo.
Karma, karma ka dyan. Kasabihan lang yun. Hindi yung totoo. Pwede ba? Huwag ka nga magpapaniwala sa mga karmang yan. Dami mong papaniwalaan yan pa talaga. Bakit pa hindi mo ko mag-gets? Siyempre babae ako. Kung frustrated ka dahil kahit anong gawin natin, hindi pa rin tayo makabuo, pwes mas frustrated ako. Ikaw lang ang gumagawa ng ikagaganyan mo, Elena. Oo, katulad mo, busit ako. Pero nasa katinuan pa rin ako. Sinasabi mo bang baliw ako, ha, Dexter? Aray! Ano? Sumagot ka! Bakit ka ba nananakit? Wala naman akong sinasabing ganun, ha. May narinig ka ba lumabas sa bibig ko? Sa'yo kaya mismo nang galing yun, Elena. Parang gago naman talaga to, oh. At ako pa talaga ang gago, ha? Anong nga ka? Wala ka nga sinasabi pero yun na rin ang punto mo. Palagay mo sa akin, mahina po make up? Aray! Sumusobra ka na! Grabe ka! Lumuwag na naman yata yung tornilyo mo sa utak. Ang aga-aga, ganyan ka. Makaalis na nga muna rito sa bahay. Diyan ka na! Buisit! Dexter! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Aaminin ko, Papa Dudut, na matapos ang realization ko na yon sa posibilidad ng mababang tsansa na makabuo kami ni Dexter ay mas doboble ang frustration na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Muli pong nag-flashback sa akin yung panahon na walang pagdadalawang isip naming hinatulan ang buhay ng kaawa-awa naming baby nang ipalaglag ko po ito. Walang gabi simula noon na hindi ako umiyak bago matulog, Papa Dudut. Tuwing umaga na lang ay nagigising ako na mugto ang mga mata at paos ang boses. Tapos madalas ay nagagalit at naiinis sa akin si Dexter dahil madrama at maarte daw ako. Isang beses nga ay sinabihan niya akong magpatingin sa OB para malaman namin kung may problema ako sa matres. Kahit natatakot ay sinunod ko po ang gusto niyang mangyari. Doon ko po nalaman ang sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye ang findings ng doktor sa akin pero isa lang ang sigurado. May kinalaman ang pagpapalaglag ko noong araw sa dahilan kung bakit hirap po akong mabuntis ng panahon na yon. At matapos ko pong sabihin kay Dexter ang resulta, imbis na simpatya, awa o pagdamay sa kalagayan ko, galit, panunumbat at paninisi ang initial reaction niya. Bagay na mas nagpalala pa ng matinding sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ng panahon na yon. Dexter, pwede ba huminahon ka lang? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit mo iniimpake ang mga damit mo? Huminahon? Paano ako hihinahon? Sige nga! Pagkatapos mong sabihin sa akin na nagka-problema yung matres mo dahil sa pagpapalaglag mo noon, ano bang reaksyon ang inaasahan mo? Matuwa? Pwes, tong muang to, tuwang-tuwa ba? Nakakainis ka, Elena! Ikaw pala ang may problema kaya hindi pa rin tayo nakakabuo! Hindi ko namang kasalanan yun ah! Hindi ko rin ginusto, Dexter! Sana naman intindihin mo ang sitwasyon! Ewan ko kung paano gagawin niyang sinasabi mo pero nahihirapan na akong intindihin ka! Tapos malalaman ko pa yung resulta ng test mo! Lalo na ako nabwisit sa'yo! Kaya nga naisip kong umalis muna rito sa bahay eh. Kasi ayaw kita makita o makasama. At saan ka naman pupunta? Kahit saan. Doon sa bahay ng kumpare ko. Sira ang ulo ka talaga. Kung ano-ano pumapasok dyan sa kukote mo, mas malala ka pa sa akin. Sa palagay mo ba masaya akong malaman yung result ng mga test ko? Nalulungkot ako at nasasaktan, Dexter. Maraming pumapasok sa isip ko. Lahat yung negative thoughts. Sinabi ko sa'yo kasi gusto kong damayan mo ako bilang partner. Pero bakit ganyan ang asal mo? Tapos gusto mo pa akong iwanan? Mahiya ka nga! Napaka makasarili mong tao! Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman eh. Hindi na tayo magkakababy, Elena. Hindi na tayo magiging magulang. Hindi sa hindi, pero mababa lang ang chance. Eh di ganun din yun. Kasalanan mo talaga to eh. Ewan ko sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Mababa ang chance pero hindi ibig sabihin 0% na ang posibilidad na makabuo tayo. Please, Dexter!
Alam ko na bibigla ka lang kaya ganyan ang reaksyon mo. Pero naniniwala naman ako na kapag hindi tayo sumuko o huminto, magkakatotoo rin ang pangarap natin magka-baby. Magkakaanak rin tayo. Wala namang imposible basta willing lang tayong sumubok ulit. Huwag mo na akong paasahin kung sa dulo paulit-ulit lang din tayong mabibigo, Elena. Huwag mo kasing isipin na mabibigo tayo, Dexter. Huwag kang nega, okay? Tsaka, partners tayo rito. Tapos bigla mo akong iiwanan. Nangako ka sa akin na hindi mo nagagawin namang iwan. Nakalimutan mo na ba? Nakakasama ka ng loob. Matapos sabihin sa akin ni Dexter na hihiwalayan niya ako dahil hindi kami makabuo, ay nataranta po ako ng husto at kinain ng matinding takot, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala sa piling ko si Dexter, lalo na kung kailan pabor na sa amin ang kapalaran. Muli po ako nakiusap sa kanya na subukan lang namin. Hindi naman kasi sinabi ng doktor na wala na akong tsansang mabuntis. Mababa lang pero kung hindi kami susuko, samahan pa ng dasal sa may kapal ay baka isang araw ay matupad din po ang aming kahilingan. Mabuti na lamang po dahil nakinig sa pakiusap ko si Dexter at muli po naming sinubukang magka-baby, Papa Dudut. Bukod doon ay nag-start po kaming magpanata sa simbahan tuwing Linggo para dinggin ng Diyos ang kahilingan namin. May mga binago rin po kami sa lifestyle namin para mas maging healthy kaming pareho. Halimbawa, nag-quit po si Dexter sa paninigarilyo. Ako naman ay iniwasan na ang labis na pagpupuyat sa gabi kaya nagpalipat na rin po ako ng shift sa umaga. Hindi na rin ako masyadong nagkakape at mas madalas akong kumakain ng gulay at masusustansyang pagkain. Mabilis po na lumipas ang 2 taon na punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Sa wakas, nangyari ang matagal na naming gustong mangyari ni Dexter. Yon ay nang mabuntis na ako, Papa Dudut. Sobrang saya po naming dalawa ni Dexter, Papa Dudut. Dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal naming hiling. At yon ay nang sabay naming makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit na ilang beses naming inulit, makasigurado lamang na tama at positibo talaga ako. Naiyak pa nga ako noon matapos yakapin ng mahigpit ni Dexter, Papa Dudut. Kasi sino ba naman ang hindi magiging emosyonal, hindi ba? Ang tagal-tagal naming hinintay ang sandaling yon kung saan ay mabubuo na ang aming munting pamilya. Anak na lamang po talaga ang kulang sa aming pagsasama. Kung maingat na po ako noong bago ako mabuntis, mas naging maingat po ako during my pregnancy, Papa Dudut. Ganon din si Dexter sa akin hanggat maaari ay lagi niya akong sinasamahan sa check-up ko sa OB ko. May point na pinag-resign niya rin ako sa work para hindi nakukompromiso ang kalusugan ko, pati na ang baby. Hindi nga nagtagal ay unti-unti po akong nagkaroon ng baby bump kaya lalo kaming naging masaya at excited ni Dexter. Mabilis po na lumipas ang ilang buwan, kabuwanan ko na. At nang araw na manganak ako, nasa tabi ko lamang po si Dexter, Papa Dudut, kaya nabawasan yung takot at pangamba ko. Hi, mahal. Anda na ang hapunan. Thanks, mahal. Kaso parang hindi ko kayang umalis sa tabi ng baby natin. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Naku! Oo nga eh. Ang himbing ng tulog niya. Para siyang anghel. Ilang araw pa lang tayong nakaka-uwi rito sa bahay galing ospital. Pero mukhang komportable na siya agad. Akala ko nga maninibago siya eh. Mukhang mabilis naman siyang naka-adjust. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na tayo, mahal. Dati hinihiling at pinagdarasal lang natin siya, pero ngayon tingnan mo, kapiling na natin siya. Kahit ako, hindi rin makapaniwala, mahal. Minsan nga, tinatapik-tapik ko pa ang mukha ako kasi baka nananaginip lang ako. Sampalin mo nga ako, para magising na ako kung panaginip man to. Patawa ka
rin, no? Seryoso ako doon. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibigay lang sa anak natin ang lahat ng pangangailangan niya. Alam kong hindi ako perpektong tatay, pero sisiguruin kong hindi ako magkukulang. Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para pagandaan ang kinabukasan niya. Alam ko namang gagawin mo yon dahil mahal mo ang anak natin, Dexter. Hindi lang mahal, sobrang mahal. Ang tagal natin siyang hinintay. Akala natin hindi na siya darating. Pero mabuti na lang hindi tayo sumuko. Salamat, Elena. Kasi hindi mo rin ako sinukuha noong mga panahon na ayoko na. Ay, naiiya talaga ako sa iyo eh. Dahil sa inasal ko noong mga panahon na yon. Naduwag ako. Para akong hindi lalaki. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo naman yun sasabihin. Lito at naguguluhan ka lang din noon. Naiintindihan kita, mahal. Ngayong natupad na ang pangarap natin maging isang buong pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Ikaw at ang anak lang natin, sapat na, mahal. Walang gabi simula nung malaman kong buntis ako sa kanya na hindi ako nagpasalamat sa Diyos. Akala ko hindi niya pakikinggan ang panalangin ko dahil nakagawa tayo noon ng kasalanan. Pero totoo na mapagpatawad siya dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Hindi lang ikaw may pangako kay baby, mahal. Ako rin meron. Anak, salamat kasi dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Hindi mo alam kung paano mo kami binago. Dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap namin ng papa mo na magkaroon ng pamilya. Ikaw ang kukumpleto sa amin, anak. Pangako, aalagaan, mamahalin at ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tama ang mama mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Sobrang mahal ka namin. Totoo po na malaki ang nagbago sa buhay at pagsasama namin ni Dexter, Papa Dudut, matapos dumating ang aming anak. Mas naging responsable kaming magulang dahil gusto naming ibigay ang best namin para sa kanya. Kapansin-pansin din na mas ginanahan si Dexter sa pagtatrabaho dahil nag-promise siya sa amin ang anak niya na ibibigay niyang lahat ng pangangailangan namin. Papa Dudut, ako naman ay naging mas responsableng nanay. Bukod sa pagdating ng baby namin at tuluyang pagiging buo ng aming pamilya, meron pa pong isang blessing na dumating sa buhay namin ni Dexter. Yon ay walang iba kundi ang maikasal kami at ganap na naging mag-asawa. Mabilis po na lumipas ang 3 taon. Naging masaya po ang aming pamilya, Papa Dudut. Kaso sino mag-akala na panandalian lang pala ang kasiyahang yon dahil nang sumunod na taon, nangyari ang ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang mangyari ni Dexter. Yon ay matapos na ma-diagnose na may leukemia ang anak namin. Papa Dudut, dahilan para bawian po ito ng buhay during her medication. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari at wala sa amin ni Dexter ang nakapaghanda. Bilang magulang na namatayan ng anak, kulang po ang salitang masakit para i-describe ang nararamdaman namin ng husband ko, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay parang gusto na rin naming mamatay. At hanggang sa libingan ng anak namin ay hindi po namin siya mapitawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng anak namin, meron pa po palang matinding pagsubok na darating sa buhay at pagsasama namin ni Dexter. Bagay na lalong nagpadurog sa puso ko, Papa Dudut. Dexter, please wag mo naman akong iwanan, oh. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Nainis lang talaga ako sa sinabi mo na tamad ako at wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Ganyan ka naman eh. Bigla ka na lang nananakit tuwing naiinis ka. Tignan mo nga tong labi ko. Pumutok na naman sa sampal mo. Saka totoo namang tamad ka. Hindi ka nga nagluluto para may makain na ako pagdating ko galing sa trabaho. Maghapon ka nga rito sa bahay natin.
Wala ka namang ginagawang kapakipakinabang. Eh so wala akong ganang kumilos, anong gusto mong gawin ko? Idadailan mo na naman ba ang pagkamatay ng anak natin kaya nagkakaganyan ka pa rin? Elena, ilang buwan na yun? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Sira ang ulo ka ba? Paano mo nasasabi ang tungkol sa bagay na yun na para bang napakadaling gawin? Anak natin ang namatay, Dexter! Hindi ko sinong bata dyan! Alam ko yun. At hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang lahat. Kaso, lalo ako nahihirapan dahil sa'yo. Napaka-drama mo masyado. Lagi kang umiiyak. Napapagod na akong aluhin ka, Elena. Kaya iiwan mo na naman ako. Ganun ba yun? Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing nandito ako sa bahay, naalala ko ang anak natin. Kung pwede nga na hindi na ako umuwi rito para makalimutan ko na siya kaagad. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan tayong paglaruan ng tadana? Bakit kailangan kunin ang anak natin ng maaga? Na hindi pa nga nagtatagal mula nung ibigay siya sa atin. Tapos ganun na lang kadali na binawi siya sa atin. Kahit sa ang agulo ko tingnan, hindi makatarungan. Kasalanan mo talaga to, Elena! Ano? Bakit ako? Hindi mo kasi inalagaan ang anak natin. Di ba? Nangako ka na babantayin mo siya. Nasisiguruhin mong ligtas siya. Pero bakit dinapuan pa rin siya ng ganong klaseng sakit? Bakit namatay pa rin siya at nawala sa atin? Nasisiraan ka na ng ulo! Tsaka ginawa ko naman ang lahat para alagaan siya na hindi ko nga pinapakagat sa lamok kung pinadadapuan sa insekto ang anak natin tapos ang kapal na mukha mong sisihin ako at sumatan ako na pinabayaan siya! Maya ka nga, Dexter! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong katwiran mo, hindi na may babalik ang buhay ng anak natin, Elena. Naisip ko, wala na rin sa isa'y na magsama pa tayo sa isang bubong. Kaya nakapag-desisyon na akong iwanan ka. Dexter naman! Ngayon mo pa talaga naisip yan, samantalang dapat nga magkasangga at magkasama tayo sa buhay. Wala na ang anak natin. Pati relasyon at pagsasama natin bilang mag-asawa, gusto mo rin mawala at masira? Bakit naman ganyan? Wala naman akong kasalanan na tulad mo nagluluksa rin ako. Tulad mo namatayan din ako ng anak. Huwag ka naman maging unfair sa akin. Huwag mo akong dramahan. Buwisit ka! Dexter! Dexter, please naman huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan, oh! Please, Dexter! Nagmamakaawa ako sa'yo! Magbabago ako! Hindi na kita sasaktan! Magiging masipag na rin ako rito sa bahay! Please naman, Dexter! Huwag ka nang umalis! Maawa ka naman sa akin! Wala na nga ang anak natin! Tapos ikaw mawawala rin! Hindi ko nakakayanin! Hindi na po talaga maayos ang relasyon namin ni Dexter ilang linggo matapos mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Ramdam ko na naging malayo kami sa isa't isa dahil pareho kaming nagluluksa. Aaminin ko na napabayaan ko rin siya bilang asawa at nagkulang din siya sa akin. Tapos huli na bago ko na-realize kung gaano nakalaki ang agwat namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-away kahit na sa maliit na bagay lamang. Tapos nasasaktan ko rin siya physically. Nagsisipo ako ng husto dahil nagpadaig ako sa emosyon ko. Kaya nga sinubukan ko pong isalba ang relasyon namin ni Dexter pero nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Yung sakit na nararamdaman ko nang mawala ang anak namin ay naramdaman ko ulit. Matapos akong hindi piliin ang asawa ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko at tumutulong sa negosyo nila dahil para akong mababaliw kapag nananatili ako sa dati naming bahay. Hanggang sa ngayon ay aaminin ko na may mga gabi pa rin umiiyak ako bago matulog at paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos kung totoo bang mag-isa na lamang ako sa buhay dahil kinuha na niya ang aking anak at nagkahiwalay na naman kami ni Dexter. Mukha lang po talaga akong matatag pero malapit na akong masiraan ng ulo.
Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin na hinatulan ako ng langit dahil sa kasalanang nagawa ko nang minsan ngunit walang kapatawaran. Kaya malaking bagay po na nakapagbahagi ako ngayon sa programa ninyo upang mabawasan ang sakit ng pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y patuloy pong i-bless ang Barangay Love Stories para makapaghatid po kayo ng magandang storya ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena. Maraming salamat Elena sa pagbahagi mo ng iyong storya at alam namin na mabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Sana'y nagkaroon ng kaunting kapanatagan sa puso mo gayong naibahagi mo na sa aming programa ang kwento ng buhay mo. Mga kabarangay, kapag po tayo ay gagawa ng isang desisyon, siguraduhin po natin at pag-isipan po natin ito ng maraming beses. Dahil mahirap magsisi sa huli. Minsan kahit kapatawaran ay hindi na po ibinibigay sa atin dahil nahatulan na tayo. Magkaganon pa man ay ipagpatuloy pa rin natin ang pagbabagong buhay at pagiging mabuting versyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories No. 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.